and welcome back to my channel. So for today's video, it's gonna be my January favorites. Anyway guys, mag-start na tayo. So meron ako ulit dito, makeup category, skincare, and random category. Mag-start muna tayo dun sa mga skincare na naging favorite ko this January. First item is the AHA, DHA, and PHA na Some by Me Miracle Toner. And alam ko, marami na sa inyo guys yung nakagamit nito. Kahit pala wala kang acne or wala kang pimples or mga dark spots sa face mo, okay na okay rin siya kasi nakapag-moisturize siya, nakapag-exfoliate siya, at saka ayan, meron din siyang pore care and whitening sa face mo. Kaya nung nagamit ko siya, ayan, nagustuhan ko siya ulit. At isa pa guys, talagang effective siya na pangtanggal ng pimples kapag ito yung toner na ginamit mo. So ayan, ito yung ating first item sa ating skincare. Sobrang ganda talaga nito. Ito yung Hydromax na Cream Hyaluronic Acid Hepta System. Ito yung cream na nilalagay ko bago ako mag-foundation kasi napapa-moisturize niya and napapa-smooth niya yung face ko. H7 ng Some by Me. So ayan, the best itong dalawa na to na pag-combine. Next item, Face Republic. Ayan, first time ko makagamit nito and nagustuhan ko talaga siya. Ito yung Super Screen Sun Gel SPF 50+. Ayan, ito naman is from Caris. Sobrang nagustuhan ko siya guys, swear. Di ba meron akong sunscreen na sobrang favorite din? At ito yung Akohe na protective sun cream. Ito kasing cream na to, meron siyang coverage na kahit na hindi ka na mag-primer or parang hindi ka na mag-BB cream, ito na lang, tas mag-powder ka na lang. Ayan, okay na okay ka na kahit wala ng foundation. Pero, kung gusto mo naman ng sunscreen na parang primer lang siya at talagang magpo-protect lang ng face mo, ito yung masasuggest ko sa inyo, si Face Republic na Super Screen Sun Gel with SPF 50+. Ayan, meron na siyang SPF. Ganito siya, guys. Ito, guys, yung kanyang itsura. Kapag inanong mo siya, blend mo, ayan. Para kang naka-primer, di ba? Meron siyang glowing effect. Gusto ko dito, moisturizing siya, hydrating, tapos meron ka ng primer, plus meron ka pang sunscreen. Ngayon ko lang talaga na-try itong brand ng Face Republic. So ito guys, is available siya sa aking Caris. Ilalagay ko na lang din dito sa aking description box below. At ayan, tapos na tayo dun sa aking skincare category. At ngayon naman, punta tayo dun sa makeup category na nagustuhan ko for the month of January. Ang dami na itong shade na to na super favorite ko. At ito, yung Bubu Chic na Powder Dust Stain. Ito yung pinaka-recommend ko at pinaka-super-duper lapit na dupe ng Powder Kiss ng MAC. At ito yung Bubu Chic na Powder Dust Stain. Sobrang kamukhang-kamukha niya yung MAC talaga na Powder Kiss. Swear guys, 99 pesos lang to ah. Pero yung consistency, formula niya, walang pinagkaiba kay a MAC Powder Kiss. Yung appearance niya at performance niya, parehong-pareho lang dito kay Bubu Chic na Powder Dust Stain. Tatlo po na shade yung favorite ko. Ngayon, papakita ko sa inyo yung kanilang shade. Ito si Tokyo pala. Ayan diba, one swipe lang. Andiyan na kagad, kitang-kita mo na yung pagka-pigmented niya. Si Obsessed naman. Obsessed. O, di ba? Ayan. Ito yung tatlong shade na favorite ko. Tokyo Obsessed and then Salt Breaker. Tapos, next naman na lip product. Bubu Chic Retro Tint. Ang shade naman na favorite ko is yung Teamy at saka si Groovy. Si Teamy, ganito yung kanyang shade. Ayan. Halatang gamit na gamit ko na eh. Si Groovy. Ito yung nilalagay ko guys dito sa inner part ng lips ko. Ayan. Mas ano naman to. Mas dark na red. So, ito yung dalawang shade na favorite ko. Sobrang ma-recommend ko siya sa inyo kasi very long-lasting niya at saka pigmented. And hindi siya nakaka-dry ng lips. Sobrang naging favorite ko siya dahil hindi pangit yung pagkakaalis niya or pagkaka-fade niya sa lips ko. Abot siya sa akin ng 4 to 5 hours na meron pa rin. Nag-fade na siya pero meron pa rin. Maganda pa rin yung nandun sa lips mo. Tapos, last but not the least na lip product. Itong Happy Skin Lip Mallow in the shade Chica. Ayan. With SPF 15. So, ganito siya guys. Ayan. Ganito siya kapayat. Ayan. Ang payat-payat niya lang.
And this is the shade that I'm wearing right now. Ayan, sobrang ganda niya, guys. Ito yung shade na chika. In fairness, kay Happy Skin, nagustuhan ko siya kasi very smooth niya lang sa lips. Tapos, kung may ko-compare ko siya kay Lip Dip, Sunny's Lip Dip, mas panalo to. Mas pigmented siya at mas long-lasting kesa dun kay Lip Dip. Si Lip Dip, mapigmented naman kaso naalis siya kagad. Hindi siya long-lasting. Masyado siyang madulas. Unlike nito, medyo ano siya, medyo kapit. Tapos, medyo may pagka moussey plus velvety type siya. At ayun, tapos na tayo sa ating makeup category. Punta naman tayo ngayon sa aking random category na favorites. Next naman sa aking January favorites is itong wallet na to. Ito yung Charles and Keith na wallet. So, ganito yung kanyang itsura. Ang color niya is peach pink, pero sa camera, parang brown ang color niya or beige, light beige. So, ang nagustuhan ko dito, ayan, ganito siya. Marami siyang card holder. Meron tayo ditong apat. Meron ulit apat dito. So, 8 cards. Tapos, dito naman, ayan, meron tayo dito ulit dalawa. And then, dalawa ulit dito. Tapos, ayan, apat ulit dito. Meron tayong total of 16 cards lahat, guys, dito sa wallet na to. Marami akong card na parang pang freebie card. Mga OG card, Krispy Kreme Advantage, mga LBC card, mga ganun. Mga card na parang makaka-discount ka. Yun yung marami ako, kaya gusto ko rin ng wallet na maraming slot yung card. So, ayan siya. Para siyang libro, diba? Tapos marami pa siyang secret pocket dito. Ayan, may mga secret pocket siya dyan. Kaya, ito guys, sobrang favorite ko tong wallet na to. Tapos meron ko pa nalagyanan dito ng cash. Ayan. And then, isa pa, meron ka din nalagyanan ng coin. Pero dito sa coins na yan, dito ko nilalagay yung ibang card. Yung Infinite card ng Power Mac, Smack, yung bago ng SM Advantage card. Ayan, di ba, color blue na. Imbis na coins yung laman niya, ayan, puro card din. At ayan, ganyan lang yung kanyang itsura. Gold yung kanyang hardware, zipper, and then dito. Tapos yung kanyang pinaka-zipper, ayan, Charles and Keith. Next item naman guys, ito, sobrang favorite ko tong ball pen na to. At ito yung Pilot na high-tech point V5RT. Ganito yung kanyang itsura guys. And meron siyang refillable siya. Ganyan po yung kanyang itsura. Pwede ka mamili. Ito kasi 0.6 ata or 0.7 yung kanyang ball point. So ito guys, ma-recommend ko sa inyo tong ball pen na to. Kasi kahit napangit yung sulat mo, napapaganda niya yung handwriting mo. Tapos, next naman guys, na favorite ko, ito yung Hydro Flask. Ayan, ito po siya. Ang color niya is lilac. Meron siyang watermelon, meron siyang black. Basta marami siyang color. So, ito lang yung pinili ko na color, yung lilac. Kasi, medyo meron siyang pagka-lavender na pink. Ayan, ito yung ano guys. 32-ounce wide mat with flex cap. Ayan. Yung flex cap, yun yung parang nabibit-bit mo ng ganyan. Bumili lang ako ng Hydro Flask din na, ano bang tawag ito? Yung may straw lid. Kaya ganito yung kanyang itsura. Ayan. Dito mo siya iinumin. Ayan. May straw na to sa loob. Tapos itutupi mo ng ganyan. Gustong-gusto ko talaga siya kasi nakaka-hold siya ng cold water up to 24 hours. 12 hours naman para sa mga hot drinks. Isa pa na gusto ko dito, kapag hot yung nilagay mo, hindi ka mapapasok. Yup. Kahit hawakan mo ng ganyan at sobrang init nung nasa loob niya, hindi ka mapapasok. Wala kang mararamdaman na kahit ano na init. Tapos kapag cold naman, hindi po siya nagmo-moist yung kanyang body. Kaya ayan, itong Hydro Flask talaga, reliable siya at sobrang useful niya para sa akin. And nilagyan ko lang siya ng ganito para hindi siya, alam mo yun, yung parang may scratch or parang magagasgasan. Itong cover niya guys, hindi ko alam kung meron pa nito kasi nabili ko lang siya sa may bangketa. Kasi may gumagawa doon ng mga nag-gunchilyo na mga ganito. Tapos, next naman guys na favorite ko is itong aking iPhone case. Ito is from Chroma. Ito yung backplate, tapos ito yung kanyang frame. Yung frame niya is color peach pink. Tapos, ayan, ano lang siya, transparent lang siya. At ang pangalan ng backplate na to is shopping, ayan. Itong frame niya, medyo magaspang, kaya talagang nagigrip mo ng maayos yung phone mo. Pero dahil malaki, nilagyan ko siya ng pop socket, ayan.
Ganyan lang yung color niya. Para lang siyang rainbow something. Para mahawakan ko ng maayos yung phone ko. So, ito guys, ulit is from Chroma. Ilalagay ko na lang dito sa aking description box below yung kanilang link. And meron din akong discount coupon kung gusto nyo guys na umorder sa kanila. Ilalagay ko din dito para meron kayong 10% off sa total ng orders nyo. Next item naman is itong aking AirPods Pro. So, dito lang siya nakalagay. Ito, galing siya dun sa parang case na binili ko. Color pink din yun, na parang puppy na ganyan. Tinanggal ko. Mas gusto ko tong ilagay, guys. Switch lang siya na design. Yan, super favorite ko tong cover na to ng AirPods. Nabili ko siya sa Shopee. Nabili ko lang siya sa Shopee for, magkano ba to? 140 pesos, 150. Mga nasa ganun lang yung price niya. Diba, ang cute. Talagang switch yung kanyang design. Nilagyan ko lang siya nitong hook para nakakapit siya sa akin talaga. Pag in-open mo, ganyan yung kanyang itsura. Nilagyan ko lang siya ng parang glass or tempered or screen protector para meron siyang protector dito sa gilid-gilid ng case ng AirPods Pro. Una sa lahat, yung kanyang noise cancellation, transparency. Maganda kasi dito, naku-customize mo siya kung ano yung gusto mong marinig. Ito talaga guys, essential siya para sa akin dahil kailangan ko siya. Lalo na kapag mag-e-edit ka, ayun, kapag manunod ka mga k-drama, ayan. Ito talaga, sobrang useful niya sa akin lalo na wala ng cord, wala ng nakaharang na cord sa'yo. So there you go guys, at yun lahat ng aking January favorites and I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And thank you so much guys for watching. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter. You can also follow me there para, ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!